Life, another video, another share guys, another POV. So ngayon, magbibigay tayo ng point of view sa mga nangyayari at sa mga posible pang mangyayari sa kwento ng abot kamay na pangarap. Dahil kanina nagbigay na tayo ng recap, ngayon naman ay bibigyan ko kayo ng recap sa kung ano nga abangan natin bukas. So, ang mangyayari daw bukas ay itong si Giselle ay kutang-kuta na, or kumbaga bigyan niya ng sanction man tawag nun. Suspended nga itong si Annalyn dahil sa nakatatlo na nga daw ito na mga inilabag sa batas sa Apex. Pero, no worries kasi ang sabi naman ni Annalyn mag-resign na lang daw siya. So, magandang ano yun. Magandang plano yun para sa akin ito. Dito natin makikita ang tunay na laban between Zoe and Annalyn. Si Annalyn sa stage, itong si Zoe, kainin niya yung Apex na yan. Kasama niya si Tita Giselle niya. So, paano na yan? Mawawalan kayo ng genius na doctor dyan sa Apex. Dahil sa talagang ang gulo-gulo niyo dyan sa Apex. So, kailangan namin ng natiwasay na hapon, kaya gusto namin si Annalyn lumipat sa stage. Mukhang mabait naman si Doc Benitez, 'di ba? Mukhang nasa magandang ano naman siya. Mga kamay. Sana mga walang mga hindi magandang binabalak si Doc Benitez, baka meron siyang mga dating mga hinanakit kay Doc RG, ano? Kaya niya na buntis si Moira, 'di ba? Well, hindi na natin yan napapakialaman pa. Let's wait and see na lang. Pero mas maganda ngayon para makita natin ang tunay na laban dahil kapag nasa Apex lang itong si Annalyn ay lagi namang nagbibigay siya kay Zoe para sa katahimikan. Pero kahit na yun, nagbigay, hindi pa rin magiging kontento si Zoe dahil talaga namang mana sa ina. Anyways, bumalik na nga itong si Doc RJ at nagalit siya kung bakit wala na si Annalyn sa Apex at bakit ito lumipat. Hindi niya nagustuhan ang mga nangyayari at nabalitaan pa niya ang nangyari sa kamay ni Annalyn. Kaya galit na galit siya, ang number one suspect niya, dahil walang iba kundi si Moira. At for sure, galit na galit siya nito. Kaya naman, talagang doble-doble, triple na ang mga kasalanan ni Moira sa buhay ni RJ. Kaya wala na siyang magagawa kundi magbabayad na si Moira sa pagkakataong ito. Sana all mangyayari itong mga nai-imagine ko, ano. And, ayun, ipapakulong niya si Moira tapos makalabas, tapos gagante ulit.